O anime recaps Tagalog. Mapapawaw ka sa sarap. Next, nagsimula ang series sa paaralan kung saan nag-aaral si Itoki sa Kerba. Napagkamalan siyang natutulog kaya tinawag siya ng guro para sumagot sa harap pero napagtripan lang siya. Habang naglalakad ay sinundan siya ng isang babaeng ninja na si Kosetsu. Binabantayan daw siya nito dahil inutusan ito ng nanay ng bida. Pero sinabi ni Itoki na iwan na lang siya kaya umalis ang babae. Naisip ni Itoki na mag-shortcut kaya nag-ala ninja ang bida na nagpatalon-talon sa mga bakod at nag-slide sa grill ng hagdan. Ngunit muntik na siyang mabangga ng truck kung hindi lang siya nakailag gamit ang pagkaunggoy. Pinakita naman ng isang lalaking si Toki Seidekaga na pinapagalitan ng babae dahil may uod daw ang gulay na benta nila. Pero binitukan siya ng boss nang hindi pinansin ang babae. Mabuti na lang at mabait ang manager at pinauwi na ang lalaki ng maaga. Minsan ay may nakuha siyang love letter mula sa isang babae na si Satomi Tsubaki. Kinatagpo niya ito at sinabi ng babae na stalker daw niya ito. Nagpaalam siya sa ina para makipag-date sa babae pero tinutulan ito ng nanay dahil hindi pa ito kilala ng bida. Dahil sa puberty at curiosity ay nagpasama ang bida kay Toki Seida at nagpunta ito sa bahay ni Satomi. Sa loob ng kwarto ay inakit ng babae ang bida pero dahil inosente ang lalaki ay tinulak nito si Satomi. Saka sinabi nitong baka pinaprank lang siya ng babae. Tapos sumilip ito sa ilalim ng kama at nagulat siya nang may makita. Nasugatan ang bida dahil sa pag-atake ni Satomi na balak pala siyang patayin. Ngunit may naghagis ng smoke bomb at dumating nang bigla si Kosetsu at pinagsisipa ang mga kalaban saka tinapon ang bida sa labas, na agad namang sinakay ng isa pang ninja sa sasakyan. Ito ang mga tao ng ina na si Naraya Suge at Mitsuzo Moriyama. Sinira ng kalabang sasakyan ang kanilang kotse kaya inutusan siya ng babae na magpunta sa maraming tao. Tumakbo ang bida ngunit sa daan ay biglang nagkaroon ng brownout. Saka nakakita siya ng isang pulis kaya sumaya ang bida dahil may kasama. Pero bigla itong nilaslas ng isang ninja saka tinaliyan nila ang bida. Kaso ay umentrada naman si Toki Seida na ginising pati ang nagkukunwaring namatay na pulis. Saka nagpalit ito ng damit at naging ninja at pinagpapatay ang mga kalaban. Kalaunan pa ay nagising si Itoki sa sasakyan kasama si Toki Seida at Kosetsu at nagpunta sila ng family house ni na Itoki. Nagulat ang bida nang naroon lahat ng kanilang tauhan. Akala ni Itoki kung manager lang ang ina sa isang grocery pero, chief din pala ito ng isang ninja clan na tinawag na Iga. Saka pinaliwanag sa kanya na may ibang masamang ninja clan na mula sa Koga clan na balak silang sakupin. Ayaw maniwala ni Itoki pero hinila siya ni Toki Seida sa labas at pinagpili siya kung maging ninja o mamatay. O di naman kaya ay tumakbo ng malayo sa lugar na walang nakakakilala sa kanya. Sinabi pa nitong namatay ang tatay ni Itoki na tunay na chief ng kanilang clan na pinalitan ni Yamika sa Kerba na isang outsider. Kaya naisip ng bida na hindi niya iiwan ang ina. Kinabukasan ay sinabihan siyang mag-enroll sa isang ninja academy na ginawang mukhang scam para hindi paniwalaan. Kalaunan ay dumating ang isang Koga representative na si Hausenban sa restaurant ni Yamika. Sinabi nitong nabili na nito ang partner na kumpanya ng Iga clan kaya kailangan nilang magkaroon ng panibagong arrangement. Kahit labag man sa loob ay napilitan na lang si Yamika sa nais ng Koga clan. Sa pagpasok sa ninja academy ay kailangang makapasa muna ni Itoki sa entrance exam. Bago pa sila nagpunta sa exam ay naisip ng bida na kapag may ninja ay dapat ding may ninjutsu at kapangyarihan silang tulad ng apoy o tubig. Nagulat sila dahil ito ay gagawin sa isang grocery kung saan maraming tao. May mga applicants din silang naabutan doon at kalaunan pa ay sinimulan na ang exam. Ang exam ay hide and seek at naunang hinanap ni Kosetsu ang isang extra na nagbalak magbalat kayo. Nang si Itoki naman ang magiging taya ay nagulat siya dahil ang manyak na Satomi pala ang hahanapin niya. Sa paghahanap ay may isang nagbalak saksakin si Itoki pero madali lang itong pinatulog ni Toki Seida. Muntik nang matamaan ng advanced shuriken ang bida pero niligtas siya ni Kosetsu at binalaan na mag-ingat dahil may mga nagbabalak pumatay sa kanya. Hinabol ni Kosetsu ang kalaban na kayang mag-invisible. Naglaban sila sa isang CR kung saan marami pang iba ang naroon. Pero nagawa ng bidang babae na makaalis. Nakita ng killer si Itoki at binalak atakehin pero niligtas siya ni Kosetsu. Saka ginamit ni Itoki ang fire extinguisher at ang water sprinkler sa loob ng mall kaya nasira ang invisible cloaking device ni Satomi at nahuli siya ng mga ninja guards doon. Akala nila kung bagsak si Itoki sa exam pero hindi pala dahil nakapasa ito. Nagpunta si Hayato Sugawara ng National Ninjutsu Commission sa chief ng Koga clan na si Kido Minobe at sinabi nito ang tungkol sa nahuling tao ni Kido. Ngunit nagdahilan ito na wanted sina Satomi sa kanilang grupo. Saka nalaman na lang ni Hayato na namatay sina Satomi at iba pa. Nagpaalam si Itoki sa mga kaklase at kalaunan pa ay hinitid na sila ni Toki Seida sa isang kakaibang train station. Sa bagong paaralan ay nakakita si Itoki ng chicks at sinabing hindi daw masama ang mag-enroll doon.
Umalis si Kosetsu kaya nang hinahanap ito ni Itoki ay muntik na niyang mabangga ang ibang students kasama ang anak ni Hausen na si Suzaku. Ngunit biglang dumating si Kirei Kaisgawa at niligtas at hinila ang lalaki na kunwari magkakilala sila. Saka sinabi nitong mga Koga Ninja ang muntik na niyang mabundol. Nagpunta sila ng isang gwapong dorm pero para pala sa mga Koga Ninja students ito. Ang para sa kanila ay mukhang haunted house na dorm. Ngunit good news dahil magkasama ang mga lalaki at babae. Kinabukasan ay pinagsuot sila ng ninja suit na hindi kabisado ni Itoki dahil nga hindi ito na ituro sa kanya. Isa itong advanced technology na tanging mga ninja lang ang nakakaalam. Ang misyon nila ay makakuha ng siopaw na kinakain ng kanilang principal sa ibabaw ng isang gusali doon at makabalik dala ito. Nagsialisan na ang iba samantalang naiwan naman si Itoki na hindi makagalaw. Kaya akala ng guru nilang chicks na si Konan Mitsuhashi na nagtitrip lang si Itoki. Nilapitan siya ni Ryuko Suzuna na unang nakilala ng bida doon at inayos ng kaunti ang suit ng bida kaya nagawa niyang makalakad. Kaso ay nahulog ang bida. Sinabi ni Ryuko na mahilig ito sa ninja technology. Pero sinabi ni Itoki na saka na nila pag-usapan ito. Samantala ay magkasunod lang si Kosetsu at Suzaku ngunit inatake ni Suzaku ang babae kaya napa-atres ito. Kaya si Suzaku ang pinakaunang nakakuha ng siopaw. Nakakuha din ng siopaw si Kirei at pabalik na sana ito pero hinarang siya ng mga Koga Ninja students. Nakasalubong naman ni Itoki si Suzaku na inatake ang bida pero niligtas ito ni Kosetsu. Nasa gubat sila nang may mapansin ang bida kaya pinauna na lang nito si Ryuko. Nakita ng bida si Kirei na nasira na ang suit nito sa kawala din ang siopaw niya. Kaya pinuntahan ni Itoki ang mga siga na ninja at sinabing ibalik ng mga ito ang siopaw. Naglaban sila pero walang kaya ang bida at hindi rin ito lingid sa kaalaman ng principal na si Juzen Jiraibo. Pinuntahan niya ang mga ito at inawat sila kaya umalis na ang mga Koga. Hindi nila alam na nakuha pala ng bida ang siopaw at binalik kay Kirei. Saka nagpatulong ito kay Ryuko para ihatid ang babae pabalik dahil may pilay ito. Nagawa naman ni Itoki na makapunta sa rooftop pero nag-iisa na lang ang siopaw doon tapos kinain pa ito ng principal. Pinakita naman si Shiwan Kuzuki na bagong lipat sa branch ng Ninjutsu Commission na pinamumunuan ni Hayato. Inutusan siya ni Hayato na subaybayan ang suspect nilang pagpatay kay Kishanmaru Minobe na si Toki Seida. Saka pinakita nito ang kuha ng kamera na kakaibang pag-atake ni Toki Seida at sinabi nito sa babae na subukang seryosohin ang balita na tinawag na demigod si Toki Seida. Samantala ay magkakaroon ng exam ang mga ninja students kaya kinakailangan ni Itoki na mag-review. Pero sinabi ni Kirei na hindi ganun ang style sa ninja school kundi ay dapat nilang nakawin ang mga sagot mula sa guro. Kaya nagplano ang mga bida na nanakawin nila ang sagot na tinago ni Konan sa safe sa faculty. Samantala ay nakausap naman ni Toki Seida ang ama ni Ryuko na chief ng Saiga clan at inventor ng ninja advanced technology. Ito si Gantetsu Suzunan. Sinabi nitong may binigay na project ang Koga sa kanya na special project na ayaw sana niyang gawin pero dahil malaking pera ang kapalit ay kinuha niya ang kontrata. Sa dormitory ay sumali ang dalawang lalaki student na nagustuhan daw ang ugali ni Itoki. Nagpunta silang lahat sa kinaroroonan ng guro at gamit ang shuriken na drone ay sinilip ni Itoki ang loob ng faculty. Pero nahulog ang drone kaya nabisto sila ni Konan at lumabas. Kaya agad silang naglambitin sa labas ng hallway. Nagpahabol naman sina Kirei at ng dalawa pa sa guro at sinabihan nila sina Itoki na hanapin ang sagot. Ginamit ni Ryuko ang code cracker nito at nagawa nilang makuha ang test papers. Kaso ay sinuntok ng grupo ni Himuri Takamine ang kasama ni Itoki, kaya agad itong pinuntahan ni Kosetsu at tinulungan kaya umatras ang mga bully. Samantala ay pinakita naman si Toki Seida na lihim na sinusundan ni Shiwan. Gamit ang bilis at liksi ay madaling pinasok ni Toki Seida ang opisina ng Koga Company na hawak ang production ng ninja technology, at nagawa nitong makapunta sa opisina ng boss kung saan naroon ang safe. May nakita siyang papel na nakasulat ang password ng lock at nabuksan ang safe pero wala ang blueprint doon. Kaya nag-isip ng ibang paraan ang bida. Sumunod pa rin si Shiwan pero nahuli siya ni Toki Seida at siya ang nakita ng security at hinabol kaya madaling nakaalis ang bida. Samantala sa exam ay nagulat ang mga bida dahil iba pala ang sagot na nakuha nila dahil mas naunang nakapunta doon ang grupo ni Himura at pinalitan ang sagot. Kaya pinagtawanan sila ng mga bully. Samantala ay nagulat si Enhi Tekane dahil biglang may order silang kinuha sa Saiga Company na hindi na nila pwedeng makancel. Nagpunta si Toki Seide kay Gantetsu at nagpagawa ng bagong gamit. At pasimple na sinabi ni Gantetsu ang nais ipagawa sana ng Koga sa kanila, agad itong nireport ni Toki Seide kay Yamika at nasabi ng chief ang tungkol sa secret core ng ninja technology na naipasa sa Iga. Nakatago ito sa ligtas na lugar at tanging ang chief lang ang nakakaalam nito. Ito ang pinaka-advanced na ninja core sa kasalukuyan at nais itong makuha ng Koga para sa nais nitong digmaan.
Napagtanto naman ni Cosetso na may traidor sa kanila na nagre-report sa Koga students. Sinabi ng guro na darating ang isa pa nilang exam at sa mga nakaraan ay may mga namatay at naaksidente dahil dito kaya sinabihan silang maghanda. Samantala ay napag-aaralan ni Cosetso at Shiwa na unti-unting sinasakop ng Koga clan ang iba pang mga ninja clan sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga ito gamit ang pera. Kaso ay legal ito sa kasunduan ng mga ninja at hindi nila ito pwedeng pigilan. Pero alam nilang mainit ang nagbabantang digmaan sa pagitan ng Iga at Koga na pwedeng madamay pati ang mga sibilyan. Sinabi ni Cosetso kay Itoki na kailangan nilang maunahan si Suzaku bago pa nito mapatay si Itoki. Ngunit ayaw ni Itoki ang patayan kaya umalis siya at iniwan ang babae para magpahangin. Sa labas ay tinawag siya ng prinsipal at nagkape sila habang nag-uusap tungkol sa kung ano ang buhay ninja. Nag-usap din sila tungkol sa legendary daw na katahimikan. Nagsanay ang dalawa kung paano maagaw ni Itoki ang power core ng ibang ninja pero hindi niya maagaw ang core ni Cosetso. Minarkahan nila sa mapa kung saan magtatago si Itoki at tinapon sa basura. Pero kinuha ito ng isa pa. Samantala ay nagplano naman ang grupo ni Suzaku at sinabing papatayin nila si Itoki sa araw ng exam. Hindi sana papayag ang iba pero natatakot sila kay Suzaku at Himura. Dumating ang exam at pinuntahan ng mga tao ni Suzaku ang inaakala nilang pinagtataguan ni Itoki. Pero lahat sila ay napatulog ng gas na nilabas ng nagtraidor na kasama ng mga bida. Humingi ito ng tawad dahil nagawa daw niya ang bagay na iyon dahil pinagbantaan nila ang kanyang maliit na bayan. Pinuntahan naman ni Cosetso si Suzaku samantalang nagpanggap si Itoki na ang traidor at tinawag si Himura. Sinubukan ng bida na kunin ang ninja core ni Himura pero nakailag ito at nasira ang maskara ni Itoki kaya nakilala siya ng kalaban. Saka tinanggal din ito ang maskara at naipakitang siya pala si Suzaku. Tinanggal din ni Himura ang maskara at inatake si Cosetso at nagpasabog pa sila ng bomba kaya nahilo silang naroon. Malaya namang binugbog ni Suzaku ang baklang bida na walang alam kundi ang tumakbo. Nataman siya ng kutsilyo pero nagawa niyang makatalon sa labas at hinabol siya ni Suzaku sa kakahuyan. Galit si Suzaku dahil daw sa pagpatay ng Iga clan sa kanilang pinakamamahal na idol na Kishanmara. Ngunit sinabi ni Itoki na hindi siya ang killer kundi ay si Suzaku dahil siya ang naghahabol at nais pumatay. At ayaw daw mamatay ng bida sa lugar at oras na iyon. Nakarating sila sa naihanda nilang patibong at nagpalabas ng smoke bomb ang bida. Saka inatake ng mga shuriken drone si Suzaku. Sinamantala ito ni Itoki at sinira ang core ng suit ng kalaban at nasira. Pero nawala ng malay ang bida. Nagising na lang ito sa clinic kasama ng iba pa. Naroon din si Kirei na nagsabing baka dahil sa kabaitan ni Itoki ay baka makagat siya sa puwetbalang araw. Saka naipakita na siya pala ang tunay na traidor sa kanilang grupo dahil siya pa ang lumapit kay Suzaku. Samantala ay muling sinundan ni Shiwan si Toki Seiden na muling pumasok sa isang air duct at nakita niya ang kakaibang experiment ng Koga sa katawan ng tao doon. Tapos naroon pala sa harap niya ang naka-invisible na Toki Seida. Saka pareho din silang lumabas ng lugar na iyon at nagtanong ang babae pero sinabi ni Toki Seida na siya ang sumagot dahil trabaho niya yon. Ipinakita na nasunog ang factory ng tatay ni Ryuko dahil daw nagpalya ang isang makina. Pero alam ni na Toki Seida at Gantetsu na kagagawan ito ng Koga para hindi mahindian ng Saiga ang paggawa ng pinapagawa nilang project. Kaya nagpunta si Ryuko sa bahay ni na Itoki para doon muna tumira. Kaso ay nakasama din ang traidor na si Kirei. Pagkalabas ng mga bida para puntahan ang sementeryo kung saan nakalibing ang ama ni Itoki ay namasyal sa paligid si Kirei at nalaman nito ang ilang sekreto sa bahay ng bida. Saka tinawag ang ibon na messenger ni Suzaku gamit ang advanced technology. Kinausap ni Hausen ang anak at sinabing nakalimutan na yata nito ang adhikain ng idol nitong si Kishanmara na kapayapaan dahil sa ginawang pag-atake sa paaralan. Pero sinabi ni Suzaku na susundin niya ang nilalaman ng puso. Inutusan ang mga bida na mamalengke at sa grocery ay binati siya ng mga tao ng ina. Mga ninja pala silang lahat na naroon. Isang matanda ang tumawag sa kanya at inutusang manghuli ng isda sa ilog. Kaya nagpunta ang mga bida doon at nagpagalingan kung sino ang makakahuli ng maraming isda. Doon ay maraming nahuling isda ang tatlong babae gamit ang kani-kanilang galing. Dahil magaling sa pamimingwit si Kirei ay nagtanong si Itoki kung bakit siya marunong doon. Kaya sinabi ng babae na magaling siya sa pagpain. Saka sinabi niyang wala silang sariling tirahan ng mga ninja at lumilipat-lipat sila sa mga mas malalaking clan lalo na kung may trabahong na ibigay sa kanila. Pero pagtapos na ay saka sila pinapalayas. Naalala din ito ang pangit na pagpapalaki ng master nito. Kalaunan ay nagsaya ang mga ninja dahil araw ng pag-alala nila sa kanilang namatay na chief na ama ni Itoki. Nag-ihaw si Itoki ng isda na kinuha ni Toki Seida at binigay sa naka-invisible na Shiwan. Nagulat ang babae dahil alam na alam ni Toki Seide kung nasaan siya. Kalaunan ay nagsaya ang lahat at naglasing.
na ikwento ng iba na noong araw na mamatay ang kanilang dating chief ay nagkagulo ang lahat at muntik nang magpatayan. Pero inawat sila ni Yam Ika at sinabing igalang nila ang pinaglaban ng kanyang asawang kapayapaan. At kailangan lang nilang mag-endure para mapanatili ang kapayapaan. Dahil dito ay nilapitan ni Itoki ang ina at tinawag siya ng ina sa isang silid para may pag-usapan. Susunod sana si Kirei para mag-spy. Pero hinarang siya ng isang matanda na nagpasalamat. Dahil daw sa mga naging kaibigan ni Itoki na sina Kirei at Ryuko ay naging panatag ang loob ng bida. Kaya napapaisip si Kirei at nagpadala ng mensahe kay Suzaku na mapayapa ang Iga Clan. Sinabi ni Yam Ika kay Itoki ang tungkol sa secret core ng kanilang village. Kalaunan ay nagpatawag ng High Council Meeting ang Nanjutsu Commission. At kasali sa council ang Koga at Iga kaya nagpunta rin si Yam Ika sa meeting. Pinakilala din doon ang ibang karakter tulad ni Ibero, Kuroyudo Deizai, Enya, Samon Katori, Benkei Muso, at Yakiyo Mokizuki. Nagyayabangan ang mga ito ng una pero nang magsimal ang meeting ay naging seryoso ang lahat. Sinabi ni Hayato na base sa kanyang sariling imbestigasyon ay nalaman niyang naging bully ang Koga sa ibang mga village na naroon. Dahil dito ay na-violate nito ang kasunduan at mga batas na sinasagawa ng komisyon. Saka sinabi niya sa lahat na kung sino man ang naging biktima ng Koga ay magsalita na sa oras ding iyon nang sa ganon ay mapatawa ng tamang parusa ang chief ng Koga. Pero walang nagsalita sa lahat ng mga naroon laban sa Koga Village. Kaya akala ni Kido kung ayos na siya pero hindi pa pala dahil inilabas ni Yam Ika ang resulta ng imbestigasyon nila laban sa Koga. Gumagawa kasi ng armas ang Koga na bawal sa kasunduan nila na pinapatupad ng Nanjutsu Commission. Kalaunan pa ay nagsalita ang batang si Samon at sinabi nitong nasira na ang kanilang village at iba pang village na kasama dahil sa pag-atake ng Koga. Tumayo din ang lahat ng iba pang naroon at napagtanto ni Hayato na maging sila ay naging biktima ng Koga. Dahil dito ay hinuli ni Hayato ang pangit na kalaban. Ngunit bago pa matapos ang meeting ay dumating naman ang isang head ng Nanjutsu Commission 2nd Division na si Genji Karajishi. Ipinakita naman nito ang video footage na galing umano sa Iga Clan ang pagpatay sa chief ng Koga na si Kishinmara. Malabo ang kuha ng video pero napag-aralan daw nila ang signature sound at galing daw ito sa Iga. Kaya walang matibay na ebidensya na hinuli nito si Yam Ika. Kaya parehong nahuli ang dalawang chief ng Koga at Iga at natapos ang meeting. Nalaman din agad ng Iga kasama ni Itoki ang pagkahuli ni Yam Ika kaya nagkagulo sila. Ngunit dahil si Itoki ang sinabihan ni Yam Ika na maging leader ay nagpatawag ito ng meeting. Samantala ay nagmeeting din ang Koga at sinabi ni Enhi na maghanda sila sa pakikipaglaban sa Iga. Nagmeeting din ang grupo ni Hayato at sinabi nito sa lahat na ang kanyang final order ay magdesisyon sila base sa nalalaman nilang tama at mali. Habang nire-review ni Hayato ang footage ng pagpatay kay Kishinmara ay nakita nitong may mali. Pero bigla siyang sinaksak ni Genji na lihim na sumunod. Nabili na pala ito ng Koga at sinigurado ang pananahimik ni Hayato. Saka nagpunta ang lokong kalaban kay Yam Ika at sinabing ang hatol ng kasalanan niya ay kamatayan. Samantalang pinalaya nito ang mas maraming pera na si Kido. Nakatanggap ng intel si Toki Seiden na nagsabing hahatulan ang kamatayan si Yam Ika kaya sinabi niya ito sa iba at nagkagulo sila. Sinabi ni Toki Seiden na tanggalin siya sa grupo para madali lang niyang mailigtas si Yam Ika nang walang pananagutan ang Iga Clan. Pero tinutukan ng kutsilyo ni Kosetsu si Itoki at sinabing siya ang papuntahin para iligtas si Yam Ika. Ngunit sinabi ng bida na ililigtas nila si Yam Ika bilang buong Iga Clan. Trabaho itong iligtas ni Nakosetsu at Toki Seiden samantalang ang iba naman ay mag-imbestiga tungkol sa ebidensya na binigay ni Genji laban kay Yam Ika. Ngunit dahil sa traidor na Kirei na messenger ni Suzaku ay nalaman ng Koga Clan ang balak ng mga bida. Nagpunta si Suzaku at sinabi ang lahat ng nalalaman at sinabi din itong nais niyang mapasama sa frontliners ng aatake sa Iga Clan. Muling pinaalala ni Hausen kay Suzaku kung ano ang mabuting mithiin ng namatay na Kishinmara at taliwas ito sa ginagawa ni Suzaku. Pero hindi nakinig ang bata. Kalaunan ng mag-meeting na sila para sa pag-atake sa Iga ay biglang tumutol si Hausen kasama ng iba pa na kanyang nakausap tungkol sa masamang epekto ng pag-atake nila sa Iga Clan. Ngunit bigla siyang binaril ni Kido at sinabing walang lugar ng mga bakla sa Koga. Naipabalita na nagkaroon daw ng toxic gas malapit sa Iga Clan pero sinabi ni Mitsuzo na peke ang nasa balita. Kundi ay isa itong palatandaan ng pag-atake ng Koga Clan Ninja. Ipinakita nga na paparating na ang grupo ni Suzaku kasama ng mga robot nila. Kaya agad na naghanda ang Iga Clan para sa depensa. Pinindot ng isang gwardiya ang isang button at naglabasan ang astig nitong depensa at napasabog ang truck ng mga kalaban. Pero dahil robot ang mga nakasakay ay nagawa pa rin ng mga ito na makaabante. Kaya nag-herakire ang bantay at maraming namatay.
Nagpanggap naman na punkista sina Toki Seida at Cosetso at nang makumpirma nila sa guard na nasa tamang lugar sila ay pinatulog nila ito. Inatake din nila ang iba at pinakawalan si Yamika. Pero paglabas nila ay nakasalubong nila ang grupo ng kurakot na Genji. Inutusan ni Toki Seida si Cosetso na dalhin paalis doon ang chief kaya siya ang kinalaban ng mga tao ni Genji. Samantala ay may sarili ding lakad ang grupo ni Shiwan at may kinuha na bangkay mula sa tao ng Koga. Patuloy na nilabanan ng Iga Clan ang pag-atake ng maraming robot ninjas. Madali lang naman daw itong napapatay ng mga tao na ninja pero dahil lang sa dami kaya sila na pay pressure. Sinabi ni Ryuko na dalhin sa kanya ang isang robot ninja at dinala naman ito ng matandang ninja. Saka mabilis din itong lumabas para tulungan ang ibang nasugatan. Napansin nilang kahit na malaya sanang patayin ng isang robot ang isang ninja ay hindi nito tinuloy at agad na umalis. Kalaunan ay nasabi ni Ryuko na madaling nalulobat ang mga robot dahil sa pag-atake na kanilang ginagawa. Posible daw na mayroong nakatago na charging station ang mga robot doon. Hinanap nila ito sa computer at nakakita sila ng 5 lokasyon kung saan pwedeng nakatago ang charging station. Dahil kulang ng tao na magsusurvey ay nagdesisyon si Itoki na siya ang lalabas para tignan ang charging station. Hindi sana papayag ang iba pero sinabi niyang siya ang acting chief at boss kaya walang nagawa ang mga ito. Nagboluntaryo naman si Ryuko na samahan ang bida. Samantalang nakukonsensya naman si Kirei dahil siya ang traidor ng grupo. Patuloy na naglaban sina Genji at Toki Seida at natatalo ang kurakot nang dumating sina Shiwan. Pinahuli ng captain ang kurakot na pumalag. Nakita pala ni Shiwan ang bangkay ni Hayato na susunugin sana ng mga Koga. Ngunit biglang inatake ni Toki Seida si Genji na agad na bumagsak. Aatake sana ang mga kasama ni Shiwan pero pinigilan niya ang mga ito at sinabing priority nilang kunin si Genji. Nakita ni Toki Seida at Cosetso na inaatake ng Koga ang kanilang bayan. Kaya sinabi ni Yamika na bilisan nilang magpunta doon. Nakita naman ni Ryuko at Itoki ang charging station na malapit lang. Sinabi ng babae na bumalik na sila para magtawag ng tulong pero pakiramdam daw ni Itoki ay mahina ang depensa doon at kailangan na itong masira agad. Kaya pinakita ng babae ang mga dalang bomba na hindi nila nagamit noon sa pangingisda. Gumawa ng plano ang dalawa, at nang ayos na ay umatake sila. Nagtapon sila ng bomba at natigilan ang mga robot pero naroon si Suzaku na inatake si Itoki. Nahuli siya ng mga robot doon maging si Ryuko. Pero kinuha ng isang robot ang bomba kay Itoki at tinapon ito sa charging station. Kaya nagawa itong pasabugin ng bida. Dahil dito ay nasira ang mga robot. Nakaligtas din ang dalawang bida at kalaunan ay nilapitan ni Itoki ang tumulong na robot. Pero nang tignan nila ito ay si Kirei pala na nagdesisyong sila ang samahan. Nakauwi naman na sina Cosetso at Yamika at masaya ang chief dahil ligtas ang anak nito at nagawa pang tumulong sa laban. Ini-interrogate naman ni Shiwan si Genji pero ayaw magsalita ng kurakot kahit na sinabi na ni Shiwan na binente na siya ng Koga na nagdala ng bangkay ni Hayato. Naiinis si Genji dahil minamaliit siya ni Shiwan kaya pag alis ng babae ay gumawa ito ng ritual gamit ang totoong jutsu. Nakontrol niya si Cosetso at ginawa nitong hostage si Yamika. Sinabi nitong nais niyang kunin ang secret core na tinatago ng Iga Clan. Niyakap naman ni Yamika ang umiiyak na Cosetso para pakalmayan ito. Ngunit mas malakas ang control ni Genji at sinaksak nito si Yamika. Kalaunan ay pinakita na hindi lang pala ang Iga Clan ang inatake ng Koga dahil lahat silang nagsabing binubuli sila ng Koga ay inatake ng mga ninja robots. Kaya nagkalat ang kaguluhan sa paligid. Tuluyang namatay si Yamika kaya si Itoki ang susunod na chief. Pinakita na ginawa ng mga ninja ang makakaya para lang mabuhay si Yamika pero naubusan ito ng dugo at tuluyang namatay. Hinuli nila si Cosetso at nagpresinta si Toki Seida na siya ang mag-interrogate sa babae. Samantala ay nalaman din ni Suzaku ang balita na pinatay ni Kido ang kanyang ama dahil sa pagtanggi nito sa pag-atake sa Iga. Sinabihan siya ng lalaki na hindi bakla ang ama niya, kundi ay pinoprotektahan nito ang kinabukasan ng Koga kasama ng anak na si Suzaku. Naging opisyal na chief ng Iga si Itoki at dahil sa sama ng loob ay nais ng mga ninja na mag-haiganti laban sa Koga. Ngunit sinabi ni Itoki na saka sila gagalaw pagkatapos ng libing ng ina. Kalaunan ay nagpaalam naman na ang mga kaibigan ni Itoki para umuwi. Pinuntahan ni Shiwan si Toki Seida at sinabing nais nito ang kooperasyon ng lalaki. Saka may binigay itong notebook tungkol sa koneksyon ni Genji at Cosetso. Kalaunan ay kinausap ni Toki Seida si Itoki at pinuntahan nila si Cosetso. Nakita ni Itoki na nakatali ang babae dahil nais daw nitong mag-suicide dahil sa pagkamatay ni Yamika. Sinabi ni Cosetso na may narinig lang siyang bell at saka sumakit ang ulo niya, at paggising niya ay patay na si Yamika. Pinagtapat ni Toki Seida ang nalalaman tungkol kay Cosetso. Anak daw pala ito ni Kido sa mga chicks nito. May nilagay daw na chips sa mga utak ng mga anak ni Kido sa mga babae nito para makontrol ang kanilang mga katawan.
isa na dito si Satomi na nais patayin noon si Itoki. Sinabi rin ng lalaki na alam din ni Yamika ang pagkataon ni Kosetsu bago pa niya ito inampon. Si Tokiseide din ang nagsanay kay Kosetsu kaya alam niyang iba ang pag-atake na ginamit kay Yamika. Napagtanto nilang gumagawa ng advanced control ang technology ang Koga. Ipinakita na may isa pang kausap si Kido na tao niya na traidor at sinabi nitong makukuha niya ang pabuya kapag tuluyan ng mapasa kamay ni Haido ang secret core. Pinakita naman si Kirei na umuwi sa master na monk at magre-report sana pero nagdatingan ang mga robot na ninja. Akala ni Kirei kung na-traidor siya pero pinatakas siya ng kalbo at pinasabog ang lugar. Nakita naman ni Ryuko na naputol ang kamay ng ama nito kaya siya naiyak. Sa burol ay dumating si Suzaku at sinabing walang Koga at Iga sa mga oras na iyon. Pero sinabi nitong bakla ang bida kaya sila nag-away. Saka sinabi ni Suzaku ang pagkamatay ng ama dahil sa pagtutol nito sa pag-atake ng Koga sa Iga. Pag-uwi ni Suzaku ay nakita nito ang litrato nilang mag-ama at may nakasabit dito na memory card. Agad niya itong pinanood at nakita niyang si Kido mismo ang pumatay sa iniidolo niyang Kishanmara. Nalaman din niyang balak ni Kido na sakupin ang buong mundo at siya ang maging pinuno dito. Kinausap ni Itoki ang nasasakupan at sinabi nitong ang balak ay ibigay ang secret core sa Koga. Kapalit nito ng hindi paggamit ng dahas at kagamitang pandigma. Marami ang tutol at nais nilang mas maganda kung atakehin na lang nila ang Koga habang maaga pa. Pero sinabi ni Itoki na kung sinong hindi payag ay tatanggalin niya sa clan. Kinausap naman ng founder at pansamantalang pumalit na head ng NSC na si Juzen ang mga officers nito, sinabi niya ang balak ng Iga clan na kusa nilang ibibigay ang power core kapalit ng kanilang katahimikan. Kaso ay hindi naman payag ang nagmeeting na panig ng Koga clan sa peaceful na agreement. Mas nais nilang kunin at gamitin ang core para paslangin ang lahat ng Iga clan. Hindi daw muna sila sasagot sa NSC at gagamitin nila ang oras para atakehin ang Iga clan bago sila sumagot. Kaya nagpunta si Shiwan sa kinaroroonan ng Koga at kinausap si Itoki at Tokiseide at sinabing hinihintay pa nila ang sagot na magmumula sa Koga clan. Nagpunta naman si Kirei sa kinaroroonan ng nasirang base ni Narayuko at nakita ang babae na ginagawa ang lahat ng makakaya para matapos ang trabaho. Naiiyak daw ito dahil para din siyang ninja tool na kung walang magmamanage ay wala ding silbi. Pero pinuri siya ni Kirei dahil kahit mag-isa niya ay nagagawa niyang tumayo para sa clan. Samantalang siya na namatay ang ama ay wala daw naramdamang lungkot. Pinagtapat nito ang katotohanan na naging intel siya ng Koga laban sa Iga. At kasalanan niya kung bakit umatake ang Koga sa Iga. Tinawagan ni Suzaku si Kido at sinabing nakita nito ang video ng totoong nangyari. Sinabi nitong nais pa rin niyang magtrabaho bilang loyal servant ng Koga clan. Kaya sinabi ng matanda na antayin nito ang sundo. Dumating naman ang mga tao ni Kido na balak siyang patayin at kunin ang file pero madali lang itong tinalo ni Suzaku. Nakakuha pa ito ng impormasyon ng pag-atake ng Koga clan. Sinubukan namang kausapin ng ilang Iga si Itoki at sinabing magbitiw na lang siya sa pwesto. Pero sinabi ng bida na hindi siya sasuko dahil ito ang binigay na responsibilidad ng ina. Pagkaalis niya ay binalak ng iba pa na gawin ang nais. Kalaunan pa ay humingi ng tawad si Kirei kay Tokiseide dahil sa pag-traidor nito. Ngunit alam na pala ito ng lalaki. At sinabi nitong may isa pang traidor na kanilang hinahanap. Nagpadala naman ng mensahe si Ryuko gamit ang Quago. Pagsapit ng gabi ay naghanda ang Iga sa pagpasok para mahuli si Itoki. Nalaman naman ito agad ni Kido dahil sa traidor na kasama nila. Kalaunan pa ay nag-utos si Mitsuzo na magpunta sila sa kani-kanilang pwesto. Pero pumasok ang isang ninja sa loob na nahuli ni Mitsuzo. Nalaman niyang ito si Raya. Naglaban sila at na-corner si Raya at sinabi nitong galit siya sa namatay na chief dahil mahina ito at dahil din sa babae kaya na-ospital ang kanyang asawa. Nagpakamatay si Raya gamit ang lason pero mabilis siyang dinala ng mga kasama sa pagamutan. Saka nagtapat si Mitsuzo na kinausap siya ni Itoki at Tokiseide na kunwari gumawa siya ng pag-aalsa para malaman nila kung sino ang traidor. Nabasa nila ang sulat ni Itoki tungkol sa balak nitong pag-atake sa Koga. Nalaman nila ang layunin ni Kido na alisin lahat ng ninja sa tulong na rin ng video sa memory card na binigay ni Suzaku. Nagkausap pala sina Tokiseide at Suzaku at hiniling lang ng lalaki na huwag silang maging abala sa kanya. Kinuha ni Itoki ang secret core na nakatago doon at lumabas silang tatlo kina Tokiseide at Kosetsu para sabayan ang pag-atake ng Koga sa Iga. At ang nais niyang gawin ng Iga ngayon ay makasurvive sa pag-atake ng Koga. Hindi pinakinggan ni Tokiseide at Kosetsu ang utos ni Itoki na bumalik sa village dahil nais din ng mga ito na labanan ang kalaban. Pinakita ang pag-uusap ng tatlo na si Itoki lang sana ang lalaban saka sasamahan ng dalawa ang village sa laban. Pero nais daw ni Tokiseide na samahan ang chief. Binigyan niya ng teaser si Kosetsu para kuryentehin ang chief sa utak na kanya namang ginawa.
Pagpasok ng tatlo sa building ng Koga ay agad itong sinara ng mga clerk at nalaman din ito ng boss at ng iba pa. Pinalibutan ng maraming Koga ninja ang mga bida at naglaban sila. Pero biglang dumating ang dalawang babae na sina Ryuko at Kirei at tinulungan silang lumaban. Saka nagtapat si Kirei na siya ang isang traidor dati na intel ng Koga. Pero sinabi nitong bumalik siya para tulungan ang bida at patuloy silang maging magkaibigan. Umakyat ang tatlo at sa ikalawang palapag ay nakalaban ang mas maraming robot na mabilis sinira ni Itoki gamit ang energy core nito. Pero lampa ang bida na nanghina. Kaya nang atakehin siya ng mga kalaban ay niligtas siya ng dalawang kasama. Samantala ay naubusan na ng immobilizing gear si Ryuko para sa mga androids kaya pinalibutan sila. Dinala ni Kosetsu si Lampa sa isang kwarto at doon ay nakita nila ang mag-amang bully. Pero dumating din si Suzaku na may dalang apoy at kinalaban ang mag-amang bully. Kaya nakaalis ang dalawang bida patungo kay Kido at nag-usap sila ng saglit ng mga bagay na walang silbi. Samantala ay sinabi ni Suzaku na papalitan niya si Kido na walang puso dahil pangako ng pangako pero laging napapako. Pero nagalit si Himura at sinaksak si Suzaku. Pero mas nagpakawala ito ng mas malaking apoy. Sinabi ni Itoki na nais niyang makipag-usap ng payapa pero sinabi ni Kido na wala daw siyang konsensya dahil idol niya si Madara kaya niya pinagpapatay ang iba pang clan. Saka sinabi nitong ang sarap daw ng feeling ng mamatay ang ina ni Itoki at hinamon pa ang bida na muntik gamitin ang core at espada. Pero pinigilan siya ni Kosetsu dahil ang pakay lang pala nila doon ay kumuha ng video at audio ng totoong pakay ni Kido. Bago ang misyon ay nakausap na pala ng bida si Shiwan at nasabi na ang balak nito na pag-atake sa Koga. Kaya umatake ang mga tao ni Shiwan sa labas para iligtas ang mga nasugatan kasama sina Ryuko at Kirei. Aalis na sana ang dalawa pero biglang binaril ni Kido ang mga bida gamit ang kanya nito. Kaya nawala ng malay si Kosetsu. Lumaban naman si Itoki at ginamit ang energy core nito sa pag-atake pero nagawang makapanlaban ni Kido gamit ang kakaibaring armor nito. Naitapon ang bida pero muli siyang mabilis na umatake na tinulungan ni Kosetsu. Pero naitapon lang ang babae. Nagpalakasan ng armor ang dalawa pero dahil bida ay mas malakas ang core ni Itoki na sinuntok ang tagiliran at in uppercut ang matanda na lumipad. Tinutukan niya ito ng espada at sinabing isa itong talunan at kahit masama ay kailangan niya pa ring makulong. Tumalikod siya dahil bugok at tutulungan daw si Kosetsu pero muli silang binaril ni Longhair. Kaso ay sinaksak ito ni Toki Seida na sinabing ginawa niya ito dahil ito ang nais. Saktong pumasok si Nashiwan at nakita ang nangyaring pagpatay kay Kido. Sinabi ni Toki Seida na bahala na si Kosetsu kay Itoki saka ito umalis, kaya nagdeklara si Shiwan na wanted si Toki Seida sa pagpatay sa kalaban. Saka umalis ang dalawang bida na iika-ika. At natapos ang boring na anime. Pero kung nagustuhan mo ang video ay like na yan agad at siya nga pala. Thank you po sa inyo at panoorin nyo rin ang iba pa naming recaps dahil lahat yan ay maganda.